Hello po mga Cardi CTV, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay maglilinis po tayo ng LG dual inverter na window type. So wala pa po tayong video nito kaya gagawan po natin ng cleaning guide. So napakarumi na guys ng aircon na to. Makikita natin sa ating video na makapal na yung alikabok. Late na po kasing magpalinis ito dahil sa pandemya. So ngayon lang nila naisipan na magpalinis. So una po natin gawin is i-detach natin yung kanyang air filter. Yan. So makikita natin na medyo marumi na rin ang kanyang air filter. Ayan guys, may dalawang tornilyo po dito sa kanyang front cover. Para ma-detach yung kanyang front cover, kailangan i-unscrew muna natin yung dalawang screw. Ayan. Pag na-unscrew na guys, pwede nang i-detach yung ating front cover. So, hindi pa natin totally na matanggal guys, dahil nakakabit pa yung electronic display board niya. Ayan guys, makikita ninyo na sobrang dumi, kapal na. Makapal na yung alikabok. Ayan guys, samahan po ninyo ako na linisan natin tong aircon na to. Paliguan natin siya mga Cardi CTV kasi matagal nang hindi naliligo. Isang taon na ata. So ayan mga Cardi CTV, samahan nyo po ako. Medyo may kahabaan ng video natin. So pagtyagaan nyo na lang kasi hindi ko talaga siya kinat para mapanood natin lahat na step by step. Yung mga tornilyo niya mga Cardi CTV, isa, dalawa, pangatlo ito, sa likod, tatlo. So ipunin natin lahat ng tornilyo, tatlo din dito sa likod. Ayun, yung isa. Ayan, tatlo rin dito. Sobrang dumi na rin tong aircon na to. Ayan. Ayan. Secure natin lahat ng screw para hindi mawala. Ito pala yung filter nyo. Sobrang dumi na rin yung filter nya. Ayan o. Pag natanggal na yung screw, pwede na iangat yung top cover. Ayan. Pinangat ko siyang dumi. Ayan. Itong inverter aircon ng LG. Okay. Para ma-detach itong cover, front cover niya, ito may pipisilin tayo dito. Tanggalin natin ito. Okay. So, tinanggal ko yung cover. Ayan. Tapos itong electrical niya, syempre detach natin. Bawal itong mabasa. Pakita ko lang ulit kung gano'n siya kadumi. Okay. So, tingnan natin kung gano'n siya kadumi. Mga Cardi CTV. So, ito yung parang may gelatin na. So, namuo talaga yung dumi, oh. May parang gelatin. Parang gelatin siya. Yan. So, yan na. Sobrang dumi na. Tapos, yan, makikita nyo mga Cardi CTV. Kapal na oh. Kapal. Hanggang dito sa may blower wheel niya. So, medyo ano na, hindi na magandang tignan. Ayan oh. So, kung naamoy natin yan,
sa loob ng kwarto natin, parang hindi maganda. Sobrang dumi na, guys. Ayan. Ayan. So, i-detach natin ang electrical niya. Okay, i-detach natin ito. Detach natin para ma-sprayan na. Connected siya rito. Tanggalin ito, dalawang screw. So ito lang ang pagkakaiba ng ano, pag sa linis, maraming babaklasin. Kapag inverter, marami po siyang piyesa na kailangan i-detach. Ayan. So itong mga sensor na tinatanggal natin, tandaan na lang natin para maibalik din. Ayan. Plastic na lang natin siya. So, ang pagtanggal nito, ganito. Ayan. So, tinanggal natin to, guys, ha. Tinanggal natin to dito para maganda. Maitakip mabuti. Ito, sa LG, tingnan natin mabuti yung mga connector. Kapag naglulus to, magkakaproblema. So, importante itong mga connector. Dapat walang corrosion. Kaya hindi ko na siya babaklasin, para intact na lang. Itong electrical, ganito na talaga to. Iano na lang natin. Balik ko yung tornilyo para maitakip. Tapos, sprayhan na natin. Mabusisi ano kapag inverter. Hindi katulad ng non-inverter. Ito lang natanggalin yung electrical parts. Sa non-inverter, hindi. Ito ang mahirap sa inverter. So, ganyan ang setup niya, mga Car-VC TV. Pa-plastic natin to. Ang daming gamit, no? Pag-inverter, ano? Yan. So, pa-plastic natin to. Tapos, tingnan natin kung pwede pa mabaklas to. Inverter, no? Yeah, angat na lang to. May tatlong tornilyo akong tinanggal. Isa dito, pangalawa, pangatlo. Ayan. Okay. So, spray na natin to. Tapos, grabe naman yung blower wheel nyo. Sobra. Sobrang dumi. Para maiangat yung blower wheel. So, may dalawang tornilyo siya dito sa may gilid. Tigalawa siya rito. Kabila. So, dalawa dyan, dalawa rin dito. Yan, para maiangat natin yung evaporator. So, dami na natin tanggal na tornilyo. So, ito yun, oh, maiangat na. Maangat na evaporator, oh. Iangat ko siya, oh. Pero dahan-dahan sa pag-angat nito. Kasi, yan, oh, tanggal ko. Tanggal na naman. Tingnan nyo ang dumi, oh. Sobra. Sobra, parang dalawang aircon ng yun, oh. So dahan-dahan tayo sa pag-iwas ng evaporator kasi high pressure yan. Yan, bagsak natin ito konti. Tanggalin natin tong ano, blower wheel nya. Ito yung lock. Tinatanggal ko na yung lock. Ah. So, ito yung lock niya. Then, ilalabas natin to. Ayaw ata. Yan, off. Ayaw. Ayaw. Kumapit na siya dun. Kaya, hindi ko na siya ilalabas. Ganyan siya kadumi. Plastic na natin to. So, hindi
ko na ito i-detouch. Mag-detouch pa sana natin to, kaso kinain na ng kalawang. Pan motor para safety. Ngayon ko yung pan motor. Pan ko ito, hindi. Okay na to. Hindi basta-basta man eh. Para maingat yung ano niya. Ano na, natanggal yung tornilyo. Iwas na. Subukan natin iwas to. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Yan o. Oh. So, ganito na lang siya mga Car-DC TV. Para diretso yung dumit. Yung pressure washer na natin ang gagawin ko. So, iniwas ko na lang. Hindi ko na babaklas nito kasi nanuot na yung ano talaga. Sa apurado rin yung may-ari. May baby daw sila. Kaya, so, hindi ko na babaklas yung lahat to. Iniwas ko na lang. So, safety naman yan. So, kapag nag-spray ng evaporator, ilipat natin. Yan. Ano. Sobrang dumi. Na uunahin muna natin yung condenser tapos para yun mailipat natin sa kabila mama. Sabi ng plus bebe, kasi ba masurutan? Kunak ko, itsura ko dito, bago yung pagkakas ako yung isub-subli ko na gawin. Mas kwapa yato, naringat na linisan natin yung skip type. Sa kwapa yung kunada yung doon, di linisan na. Plus ko niya. Itsura ko dito na, kunak tumada gano'n. Pay ko na sa balit condenser pile lang ata o 5 day sa malan pang motor ang turn every 6 months ko na natin matibito ko na sobrang mustard ayun. Ang tangke na niya eh. Ang tangke niya yung putak na. Ang tangke mo na kayo. Tangke. Ang gawas ng mga tango ka na eh. Pwede binaklas ko, no non-inverter, nalpas ko man. Manong taon na ito yun?
taon, dua nga taon. Kasadar na sa dino na. 2021. Dua nga taon na ito, 21 ga ay ato may kagayan. 5 years, kambawin mo 10. Nalakati ko rin si ate eh. Asa nga nakastartara ka. Kaya ito nga ikatan kumaatoy nga panso ko eh. Awan, timangkan si Kalawang na. Hindi ba may patatay diwas? Timangkan na. Ikatan ko, tatay. May awan delak, ikatan delak na siya. Timangkan. Hindi ba may patatay din eh. Timangkan. Bakas ng dahil ito yung nakakuha niya. Pero lang gano'n ako. Oo, pero ako. Ano, dukta ka ito daw, ano? Ayan. Patay. Bakas yung mga kuwari. Kung wala nyo ba yan, ha? Hindi yung sultan. Basta na siya sa power spray. Kaya? Ang ganda mo, nakapit yung power spray na. Ano kami din? Kahit po, ito po, matitanggo po siya, ha? Kita lang.
ang laki brush dahil na. So, tinanggal natin yung electronics, ha. Hindi ko na napakita sa video, pero may tornilyo yan dyan, no. So, dinitouch natin yun. Yan, so, i-compare natin kung gaano siya karumi kanina. So, grabe, as in, sobrang dumi. Ayan, no, ito na siya ngayon, guys. Oh, malinis na. So, actually, sumakit ang baywang ko dito. Mas mahirap ang mag window type lang to, nahirapan talaga ako. Mas ano, mas madali pang linisin ng split type sa dami ng parts ng inverter. Hanggang malinis na siya ngayon. Ito na ang evaporator natin ngayon. I-compare nyo kanina. As in, sobrang sobrang dumi. Ayan o. Ang ganda na ng evaporator natin ngayon. Talagang malinis. Samantalang kanina, talagang sobrang dumi. Ayan. So, pagkatas na sa pambinalawan namin ito. Ayan guys o. Ay. O. Ito, itong sapo, mancha na yan. Mahirap nang tanggalin kahit anon pa. Mancha na. So, ganyan na yan. Matagal kasi siyang hindi nagpalinis, mga ka-RDCTV. No, ang inverter, napakaraming ano, mabusisi. Ayan, ayan na yung ano natin ngayon. So, magpapatuyo tayo. Tapos, assemble. Ito namang mga sinuputan natin. Pupunasan na lang to. So, ayan, magpatuyo muna ako. Ayan. Wala pala si Johnny ngayon. Si Mel ang kasama. Shout out din yung aking mini garden. May tinataniman kami ng gulay dito. Yan. Yan guys. So, bala kong gawan din ng... ito yung content pala ni Mrs. ko guys. Doon sa channel niya. I-shout out ko sa inyo sa susunod. I-promote ko. Ayan o. So ang topic niya is all about agriculture naman. So maganda yung mga tanim natin dyan o. Hanggang doon. Ayan. Ayan. So abangan nyo yan guys ha. Pinibilad muna namin para matuyo. Ayan. Ayan guys, sumakit yung ano ko, baywang ko sa dami ng inisperan natin. Kaya so dito sa ano, dito sa sulok, kailangan yung maiksi lang yung tornilyo dito. Kasi kapag mahaba, baka matamaan yung tubo, magkalik. Ayan. And guys, so tantay lang natin yung mga tornilyo yung ipapasok natin. So, tsaga-tsaga lang para may, kasi kung hindi natin tsatsagain, walang pambili ng makakain guys, di ba? So, ganyan lang, kahit mahirap, tsaga-tsaga lang tayo, tsaga-tsaga, yan. Yan, yung ano natin, pinapupunasan ko na kay Melchor. Yan, so alikabok na lang yan. Iyan yung plastic natin. Hindi ko na siya dinitouch. Plastic na lang natin. So para malinisan ng konti. Iano na lang. Kung may blower, nasira kasi yung blower natin eh. Siguraduhin mo Mila na walang ano yan. Walang basa. Ayan, de, tatlong tornilyo dito, tatlo rin sa kabila. Daming tornilyo. Balik natin yung tatlong tornilyo niya. Tatlo din sa kabila. Tatlo na dyan. Tatlo din sa kabila.
Ayan, so tanggalin ko na rin tong plastic. Tanggalin na natin tong plastic. Ayan, oh. So alikabok lang yan. Punasan na lang natin. Ayan. Sa ilalim. Pag naputol ito, well, ayos na pa naman. Pag naputol ito, sir. Pabalitan. Ayan. Ayan guys, ibalik na rin natin yung dito sa mga evaporator nya. Ayan siya. Papasok dito. Tapos balik na natin. So, naikabit na natin yung dito na tayo sa taas. Pagkutilyuhan nyo 1, 2, and 3. Ayan. Ayan. Ah, ganito siya. Dito. Naman dito. Check mo man natin mil no na basta to. Yan. Marami tornilyo. Yan. Ipo nasan mo? Nasa prel siya. Nasan mo? Yung kailangan hindi masayang. Maselan to kasi inverter eh. Yung mga ito, punasan na lang natin. Punas na lang gagawa talaga rito. Ito siya. Tapos ito, sensor din. Dito. Punasan muna natin. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Dito siya nakasuot. Sensor. Dito. Ayan. Itong ground. So, ito yung sensor. Itong pinaka-thermostat yung sensor dyan. So, naibalik lahat. Ayan. Ngayon, paano natin malaman kung may basa dito sa inverter nya? Ito, buksan natin to. Kung walang nabasa. Oo. Ito siya guys. Okay. Siguraduhin natin na walang nabasa. Wala naman dyang nabasa. Safely nastikan natin. So kapag wala, balik na natin. Pwede mo nang tornilyuhan to ngayon dito. Yung apat. Oo, yung apat. Dapat pag inikot to walang sayang. So, okay na. Ito, sandali lang. Buksan nga natin tamil. Yung maliit na tornilyo, isang tornilyo dito at isa doon. Tignan mo nga kung nabasa yan. Ayan. So, yung mga ano, punasan na lang guys. Binuksan din natin to. Pinabuksan ko din. Baka may basa yan. Wow. So, wala naman. Dito lang sa gilid. Sige, punasan na. Ayan. So, binuksan ko para masigurado na ano, walang basa. Okay na. Okay. Ibalik mo. So, hindi basta-basta mababasa yan. Kasi naka-design talaga siya na ano, cover niya. Yan. Ibalik natin yung ano, electronic niya. Tinanggal ko yun dito kanina. Ah, saan yun? May ilan dun? Sa taas dun. Ito guys, yung tinanggal natin. So, babalik din natin. Siguraduhin nyo na walang basa to kasi electronic to. Dapat walang basa to. Pinunasan mo ako. Oh, okay, kaya mas maganda kung napatuyo sa araw kaya may gamit ko yung blower. Ayan. Tapos ito yung kukonek. Ito yung problema sa ano eh. Kapag
marami na akong experience na ano ng ganito. Pag nag-corrode na, magkakaproblema na. Tapos, pentakip niya. Okay. Ayan. So, ilalagay na natin yung ano niya. Cover. Wala. So last, ito na yung connections natin. Yan. Yan. So siguraduhin natin na magandang pagkakakabit nito. Ito ang karaniwan nagpo-problema sa mga electronics, yung loose connection. Okay. So yung mga pag ayaw nang mag-on sa remote, ayaw mamatay sa remote, ito mga problema noon. Parang yung tornilyo doon. Dahan-dahan lang. Okay. Dito pa, may pa isa. Isa lang ang lock nito. Ayan guys, natapos na rin tayo sa ating paglilinis. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. So 150,000 plus subscribers na po tayo. At maraming salamat po. Ito ang RTC TV, ang teknisya ng bayan.